Ako po si Ma'am Rose sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Napapanood niyo po ako sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede po bang pakiclick lang po yung follow, like, and share? Ganun din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pwede niyo akong panoorin doon. Kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe, pati yung bell, i-click nyo para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Bigyan po natin ng daan si Melanie. Meron po siyang katanungan, si Melanie Ibanez. Inuubo po yung anak ko, tuyo lang, magtutuwis na, wala namang phlegm. Ma'am, dry, ito po ay dry cough. Yung dry cough, pagka walang phlegm or mucus na napoproduce, sinatawag natin non-productive. So, pagka inuubo yung anak nyo, walang phlegm, ang tawag doon ay non-productive. So, paano mo ma-stop yung dry cough na yan? Nang una, meron po kayo nabibiling oil sa Patnubay sa Kalusugan, yung Sanchera oil. Magpakulo kayo ng dalawang basong tubig sa kalan. Hayaan nyo lang siyang kumulo, yung low fire ba? Tapos, maglagay kayo ng isang kutsarita o tatlong patak ng Sanchera oil dun sa tubig. Tapos, singhutin nyo, langhapin nyo. Mga 20 minutes, langhapin mo yan. Para yung maging productive yung plema, para lumabas yung uhog. Tapos pwede rin kayong bumili ng humidifier, kasi meron po kasing humidifier sa mga health store, o kaya pumunta kayo sa SNR, bumili kayo noon. Ito yung machine na nagdadagdag ng moisture sa hangin. O kaya kung wala kayong pambili nito ng machine na humidifier, pwede kayong maglagay ng halaman sa loob ng kwarto ninyo. Pwede kayong maglagay ng snake plant o kaya yung aloe vera sa loob ng kwarto, nagbibigay ng oxygen yan. O kaya damit na nilaban nyo, piniga nyo mabuti, patuyuin nyo sa loob ng kwarto nyo habang nakabukas yung ventilador. Di syempre, patutuyuin mo yung damit mo, matutuyo yon. So, yung tubig na doon sa damit na pinatutuyo mo, nakakadagdag ng moisture sa hangin na nilalanghap mo. Pwede yan. Ngayon, pwede mo siyang painom ng mga sinigang, sopas, mga yung maasim na sabaw. Painumin mo siya. O kaya mga tea, hot tea, katulad halimbawa ng salabat, lagyan mo ng kalamansi, lagyan mo ng honey. At ang gawin mo din, pwede mo siyang papagmumugin sa isang basong tubig na maligam-gam, lagyan mo ng kalahating kutsarita ng asin, magmumug siya para yung mga virus, yung mga bakterya, matanggal doon at mawawala ang dryness ng kanyang cough, no? At pagkatapos, sabi mo, malakas naman siyang kumain, masigla naman siya, pero ubo siya ng ubo. Ito po yung explanation ng ng science hanggang ngayon. Pagka sipunin ka, inuubo ka, magana kang kumain. Subukan nyo, pagka sinisipong ka, magana kang kumain. Kaya sabi nga, tuyo lang yung tuyo lang na tuyo yung yung kanyang puro ubo na. Tuyo lang po. Pinapiinom ko po ba ng palagay nyo, mama, nung dapat kong gawin? Sinasabi ko na sa inyo kanina na painumin siya ng sinabawang manok o kaya yung sinigang na bangos, basta maasim. Tapos painumin siya lagi ng tubig para maging productive yung plema niya. Kasi pag dry cough siya, ang sakit sa dibdib, no? Kaya para hindi siya maging productive yung plema niya, painumin mo ng tubig, painumin mo ng herbal tea, at saka nga yung sinasabi ko, mag-steam inhalation siya. Yung kumukulong tubig, low fire lang, dalawang baso, lagyan mo ng mga tatlong patak ng Sanchera oil, no? Sabi mo, ilang araw, tatlong araw, konti din ang dinudumi niya. Minsan, wala pa. Kaya ang regla po niya ay abnormal pa. So, abnormal ang menstruation, ubo siya ng ubo, constipated siya. Alam niyo yung hindi ka dumudumi regular, yung constipation,
Diba lahat ng kinakain natin dapat kinabukasan ilabas mo na. Kasi dumi yan eh, no? Para bang nag-imba ka ng basura, 'di ba? Maghapon nagluluto ka, lahat ng basura linalagay mo sa basurahan. Tapos kinabukasan, itatapon mo na 'yon. So pagka isa tatlong araw, yung basura mo hindi mo tinatapon, 'di ba? Babaho. Kaya yung constipation ganun din. Pagka hindi ka dumudumi araw-araw, naiimbak yung dumi doon sa bituka. Kaya ngayon, ito'y pagka hindi ito lalabas, sasama ulit ito sa circulation ng dugo. Pwedeng mag-cause ito ng sakit ng ulo, pagod, lagnat, sore throat, pati nga ubo at pananakit ng katawan mo. Kaya ang constipation, nagkukus ng plema. Kaya nga lang yung plema mo, non-productive. Ang dahilan nito, maaring yung anak mo, kulang sa tubig, dehydrated siya. Kailangan, painumin mo sa kanya, 2 litro ng tubig sa maghapon. Kaya siya nagko-constipate, kasi dahil yung dry na dry, yung lining ng bituka niya. Kasi yung kasing ano yung dumi natin para hindi siya tubigas, kailangan umiinom tayo ng saganang tubig. Maraming tubig. Kasi pagka hindi ka nagiinom ng maraming tubig ay ano yon, titigas yung dumi na yon. Kaya ngayon, ang vitamin C po ay napakahalaga sa katawan natin. Napakaganda nito sa healing process. Lalo na kung pinag-uusapan ay ubo, plema. Para lumakas ang immunity, painumin mo siya ng vitamin C. Yung vitamin C po natin, meron siyang sodium. Ito'y powerful antioxidant para lumakas ang natural defense panlaban sa sipon, ubo, sakit sa baga o inflammation. Kasi nakakalower ng acidity level yung sodium na nasa vitamin C. Kasi yung sodium content ng vitamin C nag-stay longer sa katawan, nagsiserve na antioxidant para hindi ma-damage yung katawan. Di ba yung isda para hindi mabulok, binububura ng asin. So, preservative yun, no? Pinapanatiling healthy ang ating mga selula pag nagtetake ng vitamin C with sodium. Nag-encourage ito ng production ng white blood cells na tinatag nating lymphocytes and phagocytes para protektahan ka sa impression, panlaban din ito sa cancer, at napiprevent o nare-reduce yung damage. Ang vitamin C po, pag may sakit ka, agad kang gagaling para hindi lumala ang iyong karamdaman. Ang effectiveness po ng vitamin C, kasi po ang vitamin C, water-soluble vitamins. So, kaya kung meron kang mga sakit na sanhi ng virus, apektado yung respiratory infection, nagkakaroon ka ng respiratory infection, maganda meron kayong vitamin C. Ito po'y ascorbic acid, water soluble ito, na merong role sa pagsuporta ng healthy immune system. Kaya ang ideal way na pag-inom po nito, 30 minutes bago kayo mag-almusal. Ito po'y makukuha mo yung full benefit nito kasi nadidissolve sa tubig ang vitamin C. Kaya pag-iinumin mo to, wala pa laman ng tiyan at madaling mag-transport sa ating bloodstream. Nice po ninyong magkaroon nito. Pwede kayong umorder door to door. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay nyo yung pangalan, address at cellphone number para ma-deliver ito sa inyo. Meron lang pong shipping fee, mga depende po sa layo, from 105 pesos hanggang pataas, depende sa bigat o depende din sa layo ng lugar, no? Pero ang starting point po sa Metro Manila, 105, no? Pwede kayong umorder nito COD, cash on delivery, o kaya through GCash. Alam mo yung mucus, 'di ba? Yung phlegm, mucus 'yan eh. Ito ay parang jelly-like substance. Na itong mucus na to, 'di ba, yung sipon, lumalabas yung sipon sa ilong natin. Mucus 'yon. Ang mga mucus, ito ay nagpo-protect at naglo-lubricate sa delicate cyst tissue at organ. Ito po ay nare-reduce yung damage sanhi ng bacteria or viruses or fungi.
Yung mucus nagpo-protect panlaban sa stomach acid or other potentially harmful fluid or irritants. Ang presence ng mucus sa dumi ay common. Pag healthy ka, yung mucus typically clear. Pero pagka kayo po ay dehydrated at constipated kayo, ay yung mga uhog mula sa colon ay naiiwan sa katawan. Kaya yung uhog dapat idinudumihan, pinupupo. Pag constipated ka, naiiwan sa katawan, yung nag-cause ng unproductive phlegm, kaya ubo ka ng ubo. Kasi ang purpose kasi ng ubo, tanggalin mo yung mga ano, yung mga toxin sa katawan. It so happened ay unproductive, tuyong-tuyo yung sipon. Ang dahilan po ka nito ay hindi dumudumi na regular. Ang mga viruses ay ito po ay napakahirap sa small intestine na madigest yung milk. Kaya kapag kayo ay may virus, may sipon, may ubo, may sakit due to virus, pag uminom kayo ng kumain kayo ng dairy product, hindi po ito matunaw. Kaya nagka-constipate ka. Kaya nga ngayon po, karamihan ng constipation, dahil wala siyang masyadong kinakain na tamang pagkain. Dahil 21 years old yan, maaaring mahilig yan sa mga hamburger, mga fast food, mga McDonald's, Jollibee, Pizza Hut, mga anggulo ng kinakain niya. Kaya dapat pakainin mo siya ng tamang pagkain. The right quantities ng pagkain. Alam nyo, ating activated charcoal, di ba kapag constipated ka, hindi ka dumudumi na regular, isa, dalawa, tatlong araw na hindi ka dumudumi, maraming mga toxin na naiiwan sa bituka. At ito yung naiiwan sa katawan, sumasama sa circulation ng dugo. Ito ang dahilan bakit yung iba nagkaka-pimples, yung iba nagkakaroon po ng bad breath, mababaho yung singaw ng katawan, may putok, ganun, dahil yung dumi na dapat sanang dinumi mo na, nandudun pa sa bituka mo. Ang pag-inom po ng activated charcoal, tinatrap niya yung toxin at chemicals sa bituka natin, napiprevent para hindi ito maabsorb ng ating katawan. Yan po ang purpose ng activated charcoal. Kaya ang pag-inom ng activated charcoal, kung ang purpose mo, itrap yung toxin at chemicals dahil hindi ka dumudumi na regular, basta ang gawin mo dito, mga 1 hour before kumain ka, o kaya naman 2 hours pagkatapos mo kumain, once a day, no? Nasa iyo kung kailan ka comfort. Kailan pag uminom ka ng charcoal, walang laman ng tiyan mo. Kasi para dire-diretso siyang makarating doon sa bituka mo. Kasi nga po activated charcoal, very effective yan sa pag-relieve ng diarrhea, constipation, at saka kabag. Activated charcoal po, pwedeng inumin ito without doctor prescription. Kaya pag umaasi man si mura mo, dighay ka ng dighay. Pagkatapos ikaw ay ano yung parang maasim ang panlasa mo, ang sakit-sakit ang tiyan mo, puro kakabag, bigay ka ng bigay, anytime pwede ka uminom ng activated charcoal. Depende kung gusto mo na isa, dalawa, tatlo, pero hanggang tatlo lang pwede mong inumin. Iwas tetanus sa impression sa sugat kung nakagat ka ng aso o pusa, nasugat ka ng ano ng yero, ganon. Pagka may sugat ka, ang pinaka dapat mong gawin, hugasan mo ng saganang tubig at sabon para matanggal yung dumi. Pagkatapos, pwede mo siyang langgasan ng agwaksinada para yung mga naiwan na dumi ay matanggal. Pagkatapos, pwede mong buhusan ng ng betadine. Tapos, pwede kang minom ng activated charcoal para kung may rabies na sa katawan mo o toxin, inaabsorb ng activated charcoal yan. Natural treatment po activated charcoal, very safe and effective treatment yan sa drug overdose. Paglasing na lasing ka, matatanggal ang pagkalasing mo, tanggal ang hangover mo. Pag uminom ka ng activated charcoal, mawawala yung morning headache at stomach ache through activated charcoal. Ngayon, ito pong sa umaga, kung kayo ang anak mo constipated, ang reason kaya meron siyang tuyong ubo, unproductive cough, unproductive na ubo, ay dahil sa kulang sa tubig. So, painumin mo siya ng
yung tubig, lagyan mo ng kalamansi, isang basong tubig, pwede mong pigaan ng dalawang kalamansi. Pwede mong lagyan ito ng honey. Pwede mong kalamansi, honey, tubig. Pwede mo rin painom sa umaga at saka 30 minutes bago siya matulog. Yan ang dapat mong gawin. At saka isa pa, itry mo yung olive oil. Yung olive oil, olive oil. Mag-consume ka ng isang kutsarita ng olive oil in the morning na walang laman ng tiyan. Ito ay para makapupo siya. Itry po yun. So, lahat ng sinasabi ko, itry nyo kung anong effective sa inyo. Kasi iba-iba kasi yung kalagayan ng katawan natin eh. Maring sa akin, effective yung olive oil. Sa'yo, hindi. Maring sa'yo, effective yung kalamansi, no, tubig na may honey. Sa akin, hindi. So, iba-iba. So, ito yung mga suggestion lang to. Maari mong gawin kung alin ang effective sa'yo. Pag nag-almusal ka, dapat hindi lang tinapay at kape. Kasi ang paboritong almusal ng Pilipino, coffee and pandesal. Magko-constipate ka doon. Kailan ang breakfast mo? Limbawa, nilagang maes, nilagang saging, nilagang kamote, ganon. O kaya quaker oats, no? Yan, pwede ka mag-banana shake. Yan, pwede yon. Ito'y maganda sa bituka mo yan. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay napakahalaga sa iyo kasi ang digestive system po natin mula sa bibig, sa lalamunan, sa ating tiyan, sa small intestine, small large intestine, ito lahat ay kailangan ng tubig kasi para yung mga dumi ay hindi dumikit sa wall ng ating colon. Ang dumi ay pag tumigas yan, parang bato at mahirap itong lumabas. Kaya yung iba nagkaka-almoranas. Ang pag-inom po ng saganang tubig at mga juices like calamansi juice or lemon juice, ito ay makakatulong po sa problema ng anak nyo. At pangalawa, dapat nag-i-exercise siya. Kasi pag nag-i-exercise kasi, galaw siya ng galaw, ito yung natural cure sa constipation. Ang exercise kasi, magkakaroon siya ng regular bowel movement. Para yung digestive system niya, para gumalaw yung bituka niya, kailangan nag-e-exercise siya. Importante yun. Tsaka simple po, nasabi niya, galaw ka ng galaw. At least meron siyang regular walking plan or dancing, zumba, ganon, running. Kahit ng mga 20 minutes every morning, no? Basta ito, mamili ka, gusto mo ba tumakbo, mag-jogging, mag-swimming, or dancing. Halimbawa, pwede gawin mo alin doon kung anong gusto mo. Basta mag-spend ka ng 20 to 30 minutes exercise sa umaga, pero uminom ka muna ng tubig para gumalaw yung bituka mo, para yung plema mo maging productive. Ang Super B complex po natin, ito ay nagpo-provide sa katawan mo ng lakas. Ang Super B complex composed of 8 B vitamins. Ito ang the best time to take B-complex pagising mo sa umaga. Ito'y water-soluble vitamins. Ito po ay sabi, pinapanatili niyang healthy yung mga nerve natin. Ang Super B-complex, ay sabi, nakaka-stimulate sa muscle contraction ng digestive system. Mahalaga ito para ang dumi mo ay maitulak. Na para mailabas mo to, na-stimulate yung production ng digestive juice para mapabilis yung digestion mo. Ang Super B complex na-stimulate yung muscle contraction ng digestive system, kaya tsaka magkakaroon ka ng healthy digestion at nakakatulong para mag-lose ka ng weight. Ito po ay nare-reduce ang fatigue, stress, it boosts your mood, it boosts your energy level, magkakaroon ka ng good eyesight, growth ng red blood cells, nagpe-prevent ng anemia, for good digestion, healthy appetite, and proper nerve function, mag-take po siya ng Super B complex. At magdagdag ng fiber sa diet niya. Halimbawa, yung dietary fiber po, halimbawa, nakakapagpalambot ng dumi, yung dietary fiber, ba, maglaga ka ng okra, maglaga ka ng sitaw, kumain, magluto kayo ng talbos ng kamote, munggo na may talbos ng amote,
Kasi kapag kasi may dietary fiber, nadi-decrease yung chance ng constipation. At saka ito yung makakatulong para, kasi po, makakatulong para madagdagan yung bulk ng dumi mo para sa ganon, maitulak yung dumi mo palabas. Yan yan. Kaya mag-take din kayo ng probiotic. Ito po ang probiotic. Ito yung mga good bacteria na tumutulong sa katawan mo maging healthy. Itong probiotic, ito po yung mga buhay na bacteria na maganda sa digestive system. Ang good bacteria, ito'y tumutulong para labanan yung mga bad bacteria. Ang probiotic, ito po yung mga kimchi, pickles, miso, at mga itong mga Yakult. Yan. Ang mga high prebiotic content, banana, ito'y maganda sa bituka natin. Kaya ako tuwing umaga, meron akong saging na kinakain. Kasi nagpapatas ito ng good bacteria at nakaka-reduce ng bloating. Pwede kayong kumain ng pakwan at mga suha. Maganda yan. Ito'y mga good bac, nakakadagdag ng good bacteria sa colon. Tsaka kailangan pagkagising mo sa umaga, mag-breakfast ka para gumalaw ang bituka mo. Ano po ang constipation? Alam po natin, ito yung pag-constipated ka, hindi ka araw-araw dumudumi. Minsan kada ikalawang araw, ikatlong araw. Pag severe constipation, once a week lang pag dumudumi. Naku, malalason ka dyan. Ang constipation, ito ang dahilan yung slow movement ng material sa iyong colon, sa iyong malaking bituka. Paalala po muna sa ating calcium magnesium. Ang ating calcium magnesium and zinc with vitamin D, ang calcium po natin ay para strong bones and teeth at nakaka-reduce ng pagrupok ng ating buto, yung osteoporosis. Yung mga tao merong osteoporosis, meron silang low bone density. So, pagka mababa ang bone density mo mababa, madalong sa healthy muscle contraction, including your heart. Ang vitamin D, napakahalaga to sa muscle to function normally. Kaya ang vitamin D deficiency, nagiging dahilan ito ng panghihina ng ating mga muscle. Kaya yung mga taong nagsasuffer ng muscle pain and muscle weakness due to lack of calcium, nagkakaroon din sila ng sleeping disorder. Yung magnesium, ito'y nag-i-improve ng tulog, important role sa nervous system mo. Ito pong magnesium na to, nakakapagkalmante, nakakalis ng depression. At saka po yung magnesium, ito'y kinakailangan, sabi nga, para ma-breakdown yung glucose into energy. Kaya pagka nagda-drop ang energy mo, ibig sabihin ang kulang ka ng magnesium. Alam po natin ang impression and illnesses, common causes ng temporary muscle fatigue. So mag-take yung ating calcium magnesium, may zinc yan, ano? Ang zinc tumutulong sa immune system and metabolism function natin. So lahat yan ay nasa calcium magnesium with zinc and vitamin D3, no? Ang dalawang dahilan bakit constipated ang isang tao, ito'y tinatawag natin colonic inertia. Itong colonic inertia, ibig sabihin ng colonic inertia, yung paggalaw ng dumi mo, kasi yung ating bituka, merong first part ang large intestine, yung cecum. Pagka lumalabas yung ating dumi, papunta na dun sa sigmoid, di ba? Ang cecum, ito yung region ng large intestine, yung first part nito. Ang pinaka main function ng first part ng colon, yung cecum, nag-absorb siya ng tubig and salt, at ito ay tumutulong ito sa complete digestion ng pagkain. At tumutulong ito sa lubricating substance doon sa small sa large intestine, may tubig doon at saka may salt doon. Ito ay pag nandoon yung complete digestion ng pagkain. Nagmi-mix yung mga lubricating substance doon. Nandun na rin yung mucus. Yung internal wall ng cecum, ito'y merong mga thick mucus membrane na kung ang tubig at salt ay na-absorb doon. No? Paalala mo na sa lecithin. Panlaban ito sa
pagiging ulyanin. Ito'y brain food. Naiwasan yung deterioration ng mental capacity. Ang lecithin nagpe-prevent ang Alzheimer's disease. Ito'y maganda sa mga memory problem. Kaya po, kaya nagko-constipate yung cecum, yung first part ng colon, yung paggalaw, pagtulak, itinutulak yan eh, papunta dun sa lower part, dun sa tumbong mo. Kaya lang, mabagal ang paggalaw doon. Mabagal. Kaya nagko-constipate. At is ang pangalawa pa, yung pelvic floor dysfunction. Yung pelvic floor dysfunction, ito po yung parang duyan, para siyang duyan, ito'y nababanat, na ito po nagsisimula yan sa may puwitan hanggang likuran hanggang buto ng doon sa may harapan. Itong pelvic area natin, yung pelvic muscle na to, siya yung sumusuporta sa pantog, yung matres, yung bituka, yung colon, yung tubo ng ihi sa harapan ng ang puwerta, yan puwitan, dumadaan yan dito sa kalamnan ng pelvic. So pagka itong pelvic na to ay mahina, no, ito ang dahilan bakit nagkukosin ito ng constipation. Kapag taing-tai ka na, di ba pipigilan mo yon? Ang pumipigil doon, yung pelvic muscle doon. Pagka umubo ka, pagkatapos umihi ka, tapos hindi mo mapigilan yung pagpupo mo, mahina yung pelvic floor muscle mo. Kaya yun, kaya yung pelvic floor dysfunction, hindi siya maharelax. Kaya nangyayari, dahil po dun sa constipation, tsaka yung dahilan din po na humina yon, no? Kaya ang causes po ng constipation, marami. Kaya nagko-constipate siya dahil nasabi ko na po yung kulang sa tubig, kulang sa gulay, kulang sa exercise. Ang constipation due to poor bowel habits, nadudumi, pinipigilan, mabihilig siyang pumigil ng pagdumi niya, tsaka hindi siya mahilig kumain ng gulay. O minsan sa paggamit ng laxative na abuso ka or hormonal disorder. May mga sakit na ano katulad po yung high level ng estrogen and progesterone. Ito yung hormonal problem. Ito po mga hormone na to ng estrogen at saka progesterone, ito'y apektado sa ovulation. May impact sa ating digestive habit. Sabi ng mga expert, pag tumaas yung progesterone mo, nagiging dahilan ito ng constipation. Ang work po nitong ano natin, itong progesterone, sila po yung responsible sa ovulation. Yung bang kumbaga sa ano nangingitlog ka, naglalabas ka ng egg, no? Sila ang responsible doon. Kaya pag guys, sabi rin ang mga expert, pag mataas yung estrogen level mo, leads to constipation. Bakit po ano, bakit tumataas yung estrogen? Mahilig silang kumain ng chicken, 'di ba? Sabi nga yung mga chicken, yung mga baboy, ganon, ilang araw lang lumalaki na sila kasi ini-inject sila ng hormone. Kaya itong hormone na estrogen, pag mahilig kayo sa mga fatty food, tumataas yung estrogen. Kaya pag mataas yung estrogen level sa katawan, nagkukos ng constipation. Nagiging dahilan din ito ng irregular menstruation. Kaya doon sa menstrual cycle ng anak mo, nagiging irregular yan dahil doon sa responsible na hormone na estrogen at saka progesterone na hindi meron silang imbalance. Kaya ngayon, ito po kasi yung progesterone, sila yung responsible sa reproduction, sa ovulation, implantation, and pregnancy. Pagka masyadong mataas yan, mataas ang kasi dapat merong normal level lang yan eh. Pag mataas masyado ang level ng progesterone tsaka ng estrogen, constipated siya palagi. Kaya merong risk, merong connection ang constipation sa irregular menstruation at sa pagkakaroon po ng ubo na tuyong-tuyo, non-productive. So, kaya ang dapat yung gawin, bigyan siya ng omega-3. Ito pong omega-3, ito po yung pang sa mga hormonal imbalance, ibigay yung omega-3. Panlaban nito ng mental disorder, depression, anxiety.
ito po yung omega 3 na gaalis to ng barabara sa puso dahil nakakababa to ng cholesterol at saka ng triglycerides. Ayon sa pag-aaral, sabi po ng mga expert, ang omega 3 fatty acid sa mga menopausal na babae na iwasan yung severity ng hot flashes. At saka ito rin po ang naiwasan yung regular heartbeat. Ang omega 3 pang-prevent ang blood clot at saka nare-reduce ang production ng mga molecule na nakalink sa inflammation like arthritis, allergy, and asthma. Sabi ng mga expert, ang omega 3 fatty acid nare-reduce sa inflammation sa katawan. Kasama na po yung cancer, yung prostate cancer. Available to sa Patnubay sa Lusugan. Kung interesado po kayo sa ating mga health products, pwede nyo akong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Lusugan. Sabihin nyo kung ano yung items na gusto yung pa-deliver, pa-door-to-door natin, at sabihin yung pangalan, address, at telephone number para i-deliver sa inyo. Ang pagbabayad po ay cash on delivery or through GCash. Ano ho? Kayo po'y nanonood sa ating Patnubay sa Kalusugan, ang aking official Facebook page. Please click lang yung follow, like, and share. Ganun din sa aking YouTube channel kung di pa po kayo nag-subscribe. Rose Alfonso, please subscribe para ma-notify kayo sa aking lahat ng bagong video. Dadako po tayo sa Food for Thoughts bilang pagwawakas. Psalms 118 verse 27. This is the Lord, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Ang sabi pong ganon, ang awit or the book of Psalms, nakasentro ito sa Panginoon. Nagpapahayag ng pagpapasalamat, paghanga, kagalakan, at pagpupuri sa Panginoon. Kaya pag tayo pumupuri sa Panginoon, walang reason na malungkot ka. Lahat ng pumupuri ay nagagalak. Kaya sabi ang pinakasenter po ng the book of Psalms ay yung paghanga, pagpapasalamat, kagalakan, at pagpupuri sa Panginoon. Lahat ng tao may problema. Huwag natin isentro ang ating isip sa problema. Isentro natin ang ating kaisipan sa pagpapasalamat, sa pagpupuri, at kagalakan sa Panginoon. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at gabay ng Panginoon sa sumatin. And God bless us all.